Simpleng Pagkubli. Malupit to mga kasunggab, simpleng-simple lang ang title natin para sa episode na ito. Kaya kung gusto nyong makapanood ng mga aksyon na eksena ngayon patungkol sa paghahanap ng gagamba, ay subscribe mo na ang Kasunggab TV mga kasung. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Like and share mga kasunggab, at kung meron kang napuna, mag-comment ka lang sa ibaba. Eto mga kasunggab, umpisa pa lang tayo, hindi muna tayo maghahanap ng gagamba dahil nakakita po tayo ng isang pugad ng ibon doon sa taas ng puno. Tignan natin mga kasunggab kung anong klaseng ibon ba ito. At ayun na nga mga kasunggab, dahil sa hindi kataasan ng puno ay mabilis natin itong naakyat. Dalawa pong inakay ng ibong bato-bato ang ating nakita dito sa taas ng punong talisay. So kung maaalala nyo, yung previous vlog natin, last week lang, or makalipas lang siguro mga 2 weeks mga kasunggab, mga ganyan, ay nag-rescue po tayo ng isang baldadong bato-bato. Isa naman po yung inahin mga kasung. Magkaiba po ngayon ang kaso dahil lang nakita natin dito ay dalawang inakay. So may mag-aalaga dyan. Kaya hindi natin pwedeng kunin mga kasunggab. Isa pa, kapag kumuha po tayo ng mga wild, lalong-lalo na mga ibon, ay may karapatan pong parusa nung panahong nandiyan pa tayo sa Taiwan, at talaga namang bawal na bawal mga kasunggab. Posible tayong makulong dahil talagang stricto sila pagdating sa animal wildlife. So punta na tayo sa paghahanap ng gagamba. Isa na naman pong puno ng talisay ang ating namataan dito, at ang nakita naman natin dito sa itaas ay hindi pugad ng ibon mga kasung. Isang napakadambuhalang bahay ng gagambang giant, sigurado yan. Tignan natin kung saan banda sa itaas, silip-silipin muna natin mga kasungga bago tayo gumawa ng aksyon. Gaya nito, so may nakita tayong espasyo doon, may butas, dalawang dahon ng talisay ang magkapatong, at nakita natin sa loob ang isang gagambang giant. Maswerte naman tayo at bitbit palagi natin ang ating fishing rod. So susungkitin na lang natin to. Napakadali na nito mga kasong, at hindi natin to kailangang hampasin ng malakas. Kailangan dahan-dahan lang. Kapag ito po ay medyo nairita sa kanyang pagkakatulog, sana po itong magpapakalaglag gamit ang kanyang sapot. Tignan nyo ang mga susunod na pangyayari, no? Sinusundot na ng ating lingkod ang gagambang giant doon sa may dahon. At ito na ang mangyayari, ayan, gaya ng sinabi ko, nagpakalaglag po ang gagambang higante na ito. Nasaan na nga ba, sana'y hindi malaglag at rumekta sa simento dahil posibleng madamage ang kanyang katawan. Bumalik po sa pinakagitna ng kanyang bahay tuwing gabi, no? Grabe, hindi pa man natin nahahawakan, talagang napakalaki, oh. Yugyug ang kanyang bahay, oh. Grabing gagamba to mga kasong. So dyan lang kayo at enjoyin nyo ang nakita nating gagambang giant dito sa punong talisay. At ayun na nga, kahit gaano kailap ang kulay abuhan na gagambang giant na ito, sa kasalukuyan ay nasa atin na siyang kaliwang kamay. Grabe, ang ganda! Napakalaki! Namnamin niyo yan mga kasong. At na-showcase na nga natin yung gagambang abuhan na yon. Inilagay muna natin doon sa isang gilid mga kasong. Tinandaan na lang natin, makukuha rin naman natin yon. Bakit? Dahil po walang dalawang dipa mga kasunggab. Nakikita nyo ba yung dahon na nakalutang na yan? Kagagawan po yan ng isang napakahabang sapot ng gagambang giant na naman to mga kasunggab. Dahil yung mga panahon na ito ay talagang season nila. Nakita naman agad natin. So hindi na tayo pinahirapan. Subalit ang isang to mga kasong,
Ay, napakaliit pa, no? So, hindi muna natin kukunin to. Yung isa na lang muna ang ating ilalagay sa ating pitakan. Hanap na ulit tayo ng gagamba, mga kasong. Inikuta natin dito sa may loob na kung saan na yung hale-halera po ng punong talisay. Hanggang dun po yan. May nakita po ulit tayong bahay ng gagamba. Tignan natin, mga kasong, kung ito ba ay isang gagambang giant pa rin. So, unlimited giant tayo kung sakasakaling giant pa rin ang kasunod na ito, no? Grabe, may isa pong salaginto na nakalambitin sa kanyang bahayan. Tignan natin kung nasa nakapuesto yung gagamba nito, no? So, dyan lang kayo. At nakita nyo ba yung binilugan natin na yun, mga kasunggab? May pasimpleng nakatiklop na sariwang dahon ng talisay. Sigurado ko nandun yung gagambang hinahanap natin. So hanap po tayo ng panungkit para sungkitin natin yung gagamba doon sa itaas. Yan lang kayo, mga kasung. At dahil nakakuha na nga tayo ng tangkay ng isang puno, mga kasong, sinusungkit na natin yung gagamba. Nagpakalaglag na po ito, hindi lang po natin masyadong napansin dahil napakabilis ng nangyari, no? At ayun, sumabit po siya sa isang dahon ng damo dito sa ibaba. Tignan natin at kilatisin kung mas maganda nga ba doon sa kanina. At sa aking palagay, mas maganda po yung nauna, mga kasong, obvious naman, no? Dahil lang isang ito, mga kasunggab, ay napakalaki po ng puwet at maiksihin lamang ang kanyang mga galamay. Palagay ko hindi natin kukunin to, hayaan na lang po muna nating magpalaki. Nang sa ganun mas ma-build up pa niya yung katawan niya, baka sa susunod kunin na natin siya at ilagay sa ating pitakan. Tanda naman natin yung lugar niya, so maimomonitor natin yan, mga kasunggab. So mabalikan ko kayo maya-maya. Napansin ko lang, no, mga kasunggab, lagi po tayong natutulungan ng mga ganitong dahon na sumasabit sa sapot ng gagamba. Kaya mabilis nating nalalaman na mayroon pong gagamba doon. So ang tanging gagawin na lang natin dito ay sisipatin natin kung saan direksyon nga ba nagtago yung gagambang giant na ito, dahil paniguradong halimaw na naman to, mga kasunggab. Kung nasa itaas, napakasimple lang, kukuha tayo ng panungkit na sakto kung gaano kataas yung aabutin natin para makuha yung gagambang giant doon. At kung nagpakababa naman ng sapot, maswerte. Hindi na natin kailangang magpakatingkayad-tingkayad para sungkitin yung gagamba. So tignan natin kung anong kaso ng gagambang ito. Susungkitin pala natin to, mga kasunggab, dahil ang gagamba ay namataan na natin doon sa mataas na parte ng puno. Tignan natin kung ano ang kanyang gagawin. Ayun ha! Nakita nyo ba yung tangkay na ginamit natin? At nagpakalaglag na po ang isang purong itima na ito. Panigurado, kulay itim talaga to, mga kaso. Grabe naman ang pagkakabuka nun, mga kasunggab. Parang Huntsman sa ere. Napakahaba talaga ng kanyang mga galamay. Kahit dalawang samon, kaya nitong sabay na dadaklutin eh. Eto, nasa puno na po siya ng mababang pine tree. Tignan natin. Wow! Talagang wala kang masasabi dito, mga kasong, sa sobrang ganda nito. Talaga namang fighter na fighter. Kung papipiliin ako kung yung unang gagambang nahuli natin, oh, ito, dito po tayo. Wow, grabe. Wow, talagang wow na lang ang masasabi natin sa mga ganitong klaseng gagamba, oh. At yung kanyang attitude, no, hindi masyadong malikot. Pero pag yan po ay nakatapat at may nakaharap na isang katunggali, dun mo po malalaman kung gaano kasigla at kaliksi ang mga ganitong klaseng gagamba. So babalikan ko kayo, mga kasunggab. Tignan natin kung may makakabura pa ba sa ganong katikas na gagambang giant.
Tumawid tayo ngayon ng bakot dito mga kasunggab dahil may nakita tayong sapot. Sana po igagampang jahen pa rin, no? Tingnan natin kung ano pa ang mga susunod na pangyayari. At sana mga kasung ay kapit lang kayo sa pagantabay sa ating episode para sa araw na ito, para makita nyo mamaya kung gaano kalupit kumubli yung gagamba, pero pasimple lang. At alam kong alam nyo kung anong naiisip ko mga kasong, dahil lang dahon na nakita natin ay talaga namang kasuspe-suspecha. Ayun yung gagamba, oh, bukang-buka na naman ang galamay. Nalaglag doon sa dahong nakatiklop. Lagay natin dito sa hindi masyadong madamo, nang sa ganun kahit malaglag, safety mga kasunggab. Ayan ating kilatisin kung anong kulay at kung gaano kahaba ang galamay nito. Ayan po yung pinagbahaya niya. Grabe yung tultok ng sapot, oh. Diyan niya po pinapainit yung pit niya mga kasong sa tuwing siya'y matutulog. At ayun, isa pong brown nagagambang giant na napakatataba ng mga galamay, at ang kanyang pitan ay sobrang liit lang na korting puso. Grabe, kamatch to nung sinundang gagamba na nakita natin. Pero palagi ko talagang magbibigay puto ng laban. Match na patch to mga kasong. Kumbaga parehas ng timbang, parehas din ng laki at parehas ng haba ng mga galamay. Tignan nyo naman kung gaano katikas, oh. Halos kayang daklutin na yung aking hinlalaki, buong hinlalaki. Kayang yapusin, eh, mga kasong. At kung tititigan yung maigi, kung gaano po kalaki at kakapal ang kanyang mga pangil. Nakakatakot mga kasong, dahil nakagat na po ako niyan once. Talaga namang nagtanda ako, ayoko nang maulit. Ano pa kaya kung may kamandag yung mga yan na kayang makaapekto sa tao? Ang kamandag po nila mga kasong sa aking pagkakaobserba, yung may epekto lang din sa kapwa nila gagamba. Sa tuwing kinaagat nga po yan mga kasong ng mga gagambang kuryente, o kung yung tawagin ni golden orb weaver, wala pong 10 segundo mga kasunggab, talagang paralisado sila. Grabe, napakalaking gagamba. So tignan natin yung mga gagamba pa na makikita natin na kasunod. Kung napapansin nyo mga kasunggab, hindi agad natin inilagay ang gagambang ito sa ating pitakan. Naglalakad po tayo dahil sa bandaron mga kasong ay nakakita po tayo ng isang napakahabang sapot na makapal. So ilalagay muna natin itong gagambang to dito bago natin ilagay sa pitakan. Hanapin muna natin yung gagambang nakakubli dito sa puno ng pine tree. At syempre mga kasong, dito na po papasok yung title ng ating episode. Yung gagambang halimaw na napakalaki at napakaganda, subalit simple lang magtago. So tignan natin to mga kasong. Ayan, sapot po yan. Medyo against the light po tayo, kaya hindi po masyadong tawag dito, nagniningning yung sapot. Hindi masyadong matingkad. At ito na nga, oh. Grabe, walang isang minutong hanapan. Ayan, oh. Tignan nyo mga kasong, hindi mo mapapansin na may gagamba dyan, eh. Bukod sa kakulay niya yung katawan ng pine tree, ay tinabunan pa siya ng maliliit na parang sanga ng damo. Grabe, so sa mga puntong to ay atin na siyang tinutungkab. Ingatan po natin. So ayan, isa pong kulay apuhan na may pagkaitim. Nagpakalaglag mga kasong, sana'y makita natin. Ayun, umakyat ulit. Medyo may pagkakomedyante po ang ating pangpinaling gagamba. Grabe na, malaki to mga kasunggab. Palagi ko eh, palagto doon sa sinundan niyang gagamba at doon sa sinundan nagagamba nung sinundan ito. So medyo nakakalito, kayo na bahalang mag-adjust mga kaaso. Grabe naman to, ayaw yatang magpakuha eh. Napakalaki eh. Kung ang pitakan niyong ginawa ay maliit lamang, so kayo na rin ang mag-adjust para palakihin to. Napakalaking gagambang giant pareho. Ayan o, magkatabi. Brown
at gray na may pagkaitim. So eto, dito na po matatapos ang ating episode para sa araw na ito, mga kasong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Kasunggab TV. Paalam!